Happy Sunday mga kalapatids, wala na pong intro-intro, babatiin po natin si The Great Falcon Loft from Saudi Arabia. Shoutout, brother, hindi ko alam kung Pinoy ka, I don't know if you're a Filipino, but shoutout. Tsaka binabati rin natin si Ka Freddy Vlog TV, shoutout brother. Ayun, shoutout sa lahat ng kalapatids natin dyan sa Saudi Arabia, shoutout sa inyo, lalong-lalo kay The Great Falcon Loft TV. So yun mga kalapatids, kahapon nga kinancel ko na yung itlog ng mga to. Kinuha ko na at hiniwalay. Kaso nalaman ng kapatid ko. Yun nga. Kanyang inarbor, inawitan. Siya naman inapangakuan natin ng young birds. So, sige daw. Kanya na lang daw yan kasi mas gusto niya kasi nga solo daw yung subo. So, ito na lang daw yung kanya. So, okay lang yan mga kalapatids. Tapos, ayun, wala namang update sa loob natin eh. Ganun pa rin. Ito nga binukod ko muna to mga kalapatids kasi... Wala, hindi pa ata mature masyado yung lalaki kasi ito gustong magpakasta, ito ayaw. Bata pa nga to mga kalapatids, 7 buwan pa lang to. Ayan, mukha lang matanda pero 7 buwan pa lang yan. Mga pang norte din dapat yan eh. Ayan, okay lang yan mga kalapatids. Ganun talaga. Kung hindi pa sila ready i-breed wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pwersahin. Mas maganda yan kapag kayong talagang gusto na nilang magparami. Tsaka natin sila isasalang. So yun nga mga kalapatids, mukhang masasayang yung mga singsing natin na pang summer 2023. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Focus na lang tayo sa pagkukondisyon ng mga breeder na to para kapag oras na nila, mabibreed natin sila sa pang norte 2023. Ito mga kalapatid, yung lovebirds inuna na nating pakainin. Ano pa lang, 7:12 pa lang ng umaga. Ayan yung araw, pasikat na. Ayun mga kalapatid, i-address din natin yung comment ni kalapatid na Sky Racing Team. Maganda po yung comment niya mga kalapatid, constructive criticism. Ang sabi niya marami daw talagang kumukuha ng ex-manyak or ex-machina lines pero nasa 20% lang daw yung dumudulo. Alam mo, totoo naman yan, brother Sky Racing Team. May totoo po dyan sa sinabi mo, brother. Pero hindi lang po sa ex-manyak lines nangyayari yun. Kahit sa ang club naman, maswerte na kapag ka 20% dumulo at pumapos. Totoo po yan. Hindi natin pwedeng i-single out yung ex-manyak line. Magaganda yan mga kalapatid, sa totoo lang. Yung materials na bibili, yung experience paano makapagpauwi, yun ang hindi nabibili mga kalapatid. Masakit na katotohanan. Kadalasan naman kasi talaga yung kumukuha ng mga magagandang linyada na yan ng ex-manyak or ex-machina line, mga medyo baguhan lang din kagaya ko. At kung hindi man super baguhan, mga pangalawa o pangatlong taon pa lang kumakarera. Alam nyo, maswerte ka na yung makachamba ka na isang taon makadulo ka at makapwesto. Pero hindi natin pwedeng i-single out mga kalapatids na ex-machina line lang. Kahit na kahit ako sample, bumili ako ng ibang ibon. Hindi lang naman ex-machina ang meron ako dito. May dalawang linyada pa ako rito na hawak. Pagkayang mga yan, hindi dumulo yung mga anak. Hindi problema ng ibon yun. Problema ko yun. Again, constructive criticism yun ni Sky Racing Team. At na-appreciate natin yun. Pero hindi natin pwedeng i-single out yung isang linyada lang. Kahit na pang linyada bili ng mga baguhan na kagaya ko, kung kulang talaga kami sa karanasan kung paano makapagpauwi, mahihirapan talaga kaming dumulo. Yun ang totoo. So yun lang mga kalapatids, punto lang natin dito. Kahit na gaano pa kaganda yung linyada, kapag ka nga yun nga, inalat tayo, aalatin tayo. Hindi po ito nangyayari sa mga baguhan lang kasi sila nga mga PHA player nauubusan din. Sabi nga nila mga kalapatids, marami pong factors kung bakit yung ibon hindi dumudulo. O kung hindi man dumudulo, nadidisgrasya. Yun nga, marami diyang nanlalambat. Falcon, bad weather conditions, kasi nga paiba-iba. Tsaka yung pinaka-importante sa lahat, sa mga baguhan na kagaya ko, yung proper observation. Kasi hindi po natin pwedeng expect na tama lagi yung kutob natin, lalo sa mga baguhan. Yung mga datihan nga ay nagkakamali rin minsan sa kutob. So maraming factors mga kalapatids. Hindi natin pwedeng isisi lahat sa linyada lang. Magagaling yan mga ex-machina, promise. Hindi naman yan ikikip ni Rodel o ni ex-machina sa loft niya kung hindi yan magaling. Nandun na yan sa magpapalipad.
So yun lang mga kalapatids. So yun mga kalapatids, ito nga yung mga ibon natin. Sitting pretty sila. Hindi muna tayo magpapakain ng super aga. Kasi nga sinasanay natin sila na ano, makatikim ng pellets. Ayan nga mga kalapatids, meron tayong ano, experiment. Bumili nga tayo ng ano, Integra 3000. Para lang mapatikim sa kanila yung ano, pellets. Ayan, kapag ka sila eh 100% inuubos nila yung nandun sa ano, sa patukaan. Ayan, magpapakain ulit tayo ng super aga. Nagko-comment nga pala yung ano, yung dating presidente ng ano, isang club diyan sa Bacolod. Nagalit na galit sa mga pigeon vloggers. Kasi nga yung daw mga sikreto ay tinuturo. Nagko-comment siya sa akin at nag-ano, gumagawa nga ng dummy account mga kalapatids. Super aga daw, napaka-arte daw. Alas 7 pa lang nagpapatuka na. Yung oras kasi ng pagpapatuka mga kalapatids, eh depende nga yan sa ano, sitwasyon natin sa buhay. Yung iba diyan nagkatrabaho at maaga ang pasok kaya alas 7 pa lang nagpapatuka na. Yung iba naman eh may mga ginagawa, may mga hanap buhay. Wala pong masama sa oras ng pagpapatuka basta napapatuka sila ng tama at twice a day mga kalapatids. Eh kung ano yung fit sa inyong schedule, gawin nyo. Huwag kayong ano, ma-discourage sa mga criticism ng mga yun nga. Ayaw magturo ng tama. Tapos may tanong si kalapatid na Overfly Loft. Ano daw yung ano, mabisang gamot sa green na poop? Check natin oh, ano, Brother Overfly, Brother Alex, kung ano ibig mo sabihin sa green na poop. Kasi depende sa diet yan eh. May papakita ako sa'yo. Kung mapapansin mo, Brother Overfly, Brother Alex, berde tong ano, ipot na to. Dark green siya na may puti. Eh hindi naman ako eksperto pero para sa akin okay itong ganitong klase ng ipot kahit na berde siya. Kasi yan eh bilog at buo. Ang iiwasan kasi natin sa pagkakaalam ko eh yung berde na basa tapos lusaw o yung matubig. Hindi ko sure kung ganito yung ano sinasabi mong green na poop. Ayan okay lang yan ano Brother Alex kasi depende sa diet ng ibon. Yung magiging ano kulay ng kanilang droppings. Kung minsan yung droppings ng ibon ko eh nag-ano yan, nag-orange. O nagba-brown. Eh kasi nga nagbibigay tayo ng grits tsaka ng ano, redstone. Pero kapag ka yung puro feeds lang, ayan, nagaganyan nga siya. Eh sana nasagot ko, Brother ano, Overfly. ayun lang ang ano, comment ko dun. Ito, Brother Overfly, isa pang ano, example ng berde ang droppings. Ito, isang droppings nga to ng ano, ng Impacta, ayan. Ganyan lagi ang droppings niya, berde na may puti. Ito pa isa, oh. Walang problema dyan, wala akong nakikita ng problema dyan. Kasi nga nasa diet nila yan eh. O itong isa, ito medyo ano, brown na may puti. Ayan. Kasi nga ito, pinapakain ko ng Integra 3000. Ayan. Ang kulay dumidepende yan, dun sa tipo ng pagkain na pinapakain natin sa kanila. Ang mahalaga, bilog siya at buo. Hindi siya lusaw. Ayun. Ayun, umuulan na mga kalapatids. Maiksi lang po tong video natin ngayon. Linggo nga, araw ng linggo. Tangaraw nga ng linggo mga kalapatids ay dapat na ibinubuhos natin sa ating pamilya. So yun lang, dito ko po muna tatapusin tong vlog na to mga kalapatids. Marami pong salamat sa mga nagtanong at sa mga nanonood. Sa mga laging nakasubaybay at nagko-comment. Thank you sa inyo mga brothers. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh magsubscribe ka na tsaka i-hit mo yung notification bell. Huwag rin kalimutan mag-share, mag-like at mag-comment sa ating mga videos. Keep safe mga kalapatids. Happy flying, ingat, ciao! Bye-bye, umuulan na!